po, my name is Policia Coco, first time kayo sa aking channel. At ano nga ba ang mapapalamo kapag nag-subscribe ka sa ating channel? Ang iyong lingkod po ay isang criminalistic. So ang ibig sabihin, pag criminalistic ay lisensyado po tayo, criminology po masasabor. At kung kailangan mo anytime pag nakasubscribe ka, at pwede kang mag-connect sa ating social media and messenger para sa mga private mong tanong kung kinakailangan ay madali mo akong ma-reach. Yan po ang silbi sa atin. So, sasabutin lang natin yung isang tanong. Isang katanungan lang ito, kapatid. Ang legal ba ang magkulog ang barangay kapatid or ang lupon? Yan ang sasagutin natin. Pero bago natin sagutin yan na yes or no, so, konting kaalaman lang, ipapaliwanag muna natin yung kung sino ba talaga si barangay chairman, ano ba talaga ang authority niya, at ano ba talaga ang procedure ng arrest, at ang duration kapag nahuli ang isang suspect, ano ba talaga ang time. So, yun ay mga time po yan, no? So, unahin natin, ano ba talaga si chairman? Ano ba ang authority niya? Ano ba ang position niya? Legal ba talaga siyang mag-arrest? So, dapat makilala natin yung taong to. Sino ba si chairman? So, si chairman ay bilong, tamba, public, civilian, or agent of authority. So, pag sinabi pong civilian, tayo yun. Citizen. So, pag sinabing public officers, yung mga government employee, no? So since sa kapitan ay chairman ay elected, is considered public officers, no? Yan siya belong, hindi naman siya police, eh. Hindi siya agent of authority. So in short, malinaw na si kapitan or si chairman or si lupon, commonly siya yung chief of lupon, siya yung tagapamahala. Masakit ang likod, guys. Kasi maganda yung upuan natin, no? Baka naman. So, ngayon, since na si Kapitan ay public office, public servant, ika nga, so person elected siya. So, ano ba ang procedure ng arrest? Ano ba? Sino ba ang dapat ina-arrest itong mga tao? So, kung hihimay-himay natin yung definition ng arrest, ito yung mga taong mayroong kasalanan na mayroong natawag na probable cause or reasonable doubt. Reasonable. Yung katwiran. In short, beliefs just na mayroon silang nagawa gagawin o nagawa. Tatitong yun eh. Gagawin, ginagawa or nagawang kasalanan or krimen ang tawag sa criminal law. Krimen. Tatlong pagkakataon na yun, ang isang tao ay dapat hulihin or panagutin. Pero dapat, yung gaya dapat. So, sino uli ang huhuli? Kung sa usapan natin si magkulong ang barangay, so, ang magkulong ay public. Si chairman or si lupon ay public servant. Public officer, hindi siya police. So, ngayon, ano ba ang rules ng tinatawag na rules of arrest? Kapag naka-arrest ito ng tinatawag na warrantless arrest, so yun, warrantless arrest ang tawag dyan. So, immediately turn over to the nearest police station. Four. So, yun, doon papasok yung kung may kaso, kasuhan. Kung wala, ay di palabasin. Diba? So, doon po papasok. So, in short, nasasagot na natin dahan-dahan, ang pagkulong sa isa barangay ay illegal. Hindi po legal. Illegal siya. O anong pwedeng ikaso sa mga taong nagkamali ng dahil sa batas na to? So, illegal arrest po. So, dito naman tayo sa time duration. Hanggang kailan ka ba pwedeng maghulihin ng warrantless arrest para madala sa presinto para masampahan ng kaso? Kung mayroong kaso at kung wala, bye-bye. Palabasin niya. Diba?
Wala namang, kung walang sakto, kahit may kaso, at kung walang hindi na-process yung demanda, abay, palabasin niya. Okay? So, mayroon po tinatayong tinatawag na tatlong time bracket. Time bracket po, may time bracket yan kapag ang isang tao ay na-aresto. Sabihin na natin, may nagawang kasalanan. Meron tayong time frame. Okay? So, ito yung tinatawag na, kalimutan ko yung epokati article na nagsasabi dito. Ang natatandaan ko lang yung 18, 24, 36 hours. Okay? So, sa mga 18 hours, kapag kinuli ang suspect, dapat masamba ng kaso, ito yung mga light offense. Tulad na mga oral defamation, slight physical injury. So, within 18 hours po, dapat ma-inquis, masampahan ng kaso yan at ma-inquis. Okay? Simple tip. Okay. So, sa mga medyo gitna lang, mga prison correctional na pinalti ay binibigyan ng 24 hours. Di ba lagi sinasabi? Pag nagdalakas sa presinto ng suspect, sampahan nyo na, sasabihin sa akin ng police, ng agent of authority. Sampahan nyo ng kaso yan. Kapag hindi nyo sinampahan niya within 24 hours, mag-provide kayo ng dokumento. Kapag hindi nyo nakaprovide yan, palalabasin namin yan. Okay? Palalabasin namin yan. Ito wala namang pasong demand. Walang demanda eh. So, kasi pag ang pulis ay nagkulong ng walang demanda, ang kaso po niyan ay arbitrary detention. Kapag civilian ka is illegal detention, kapag pulis ka or agent of authority, it make you clear, ang agent of authority po yung mga pulis, PDEA, NBI, or either other agency pa na authorized mag-contact ng arrest or AAP, agent of authority. Okay? Yun po yung time duration. So, kapag medyo malakasan namang crime, so 36 hours ang maximum na binibigay para masampahan ng kaso. Kapag hindi po nasampahan yan, anong mangyayari? Palalabasin po yan. Palalabasin po yan. Kahit may nakomit na crime po yan, kapag wala akong nagdemanda, ay palalabasin po yan ng police or ng agent of authority. So yun, nasagot na po natin na malinaw. Yung barangay ay illegal, ay hindi pwedeng magkulong ng matagal. Siguro, kung may ang tao may nakomit na crime, consummated, ang usapan nga niyan, immediate return over to the police station for process for So, yun. So, ibig sabihin, sa term pa lang na immediate turnover, wala talaga siyang karapatan mag-settle ng lalo na yung mga crime. Okay? O ng demanda. Kasi may mga limitation po ang issue ng barangay. Commonly, yung mga hindi pumapasok sa kaso o maliliit na kaso o civil case lamang. Na maliit, small case. Okay? So, ang tanong, another question is, sir, kapag pinalabas na ba ng pulis niya at hindi nasampa ng kaso, ibig sabihin ba nun ay wala ng kaso? Hindi po. Pwede pa naman pong magsampa kahit pinalabas yan ng pulis. For example, may pinoprovide yung pulis na dokumento. So, napaka-imposible mong ma-provide kasi nga walang office, wala kung ano-ano pa due to distance or wala yung taong signatory. So, pasamantala, kahit may na-commit na crime yan, ipalalabasin ng pulis yan. Pero ang ibig sabihin nun, kasi na-failure ka sa dokumento, ay hindi ka na pwedeng magsampa ng, wala ng kaso yung tao. So, pwede pa naman pong mag-file kahit pinalabas po yan ng pulis. So, ang tinatawag nyo, yun nga lang, nakasinasabi nilang regular filing. So, ang regular filing, as in, again, ay ulitin natin. So, paggawa ng pulis ng information, isasabi sa fiscal. Sa fiscal ay mag-i-issue na subpoena doon sa respondent or sa suspect. And then, after nun, pag hindi nag-reply, ay warrant. Okay? Yun po ang procedure ng pangalawa. So, medyo, komplikado na. Medyo matagal na. So, sana po, nasagot po kayong mga malinaw pong nasagot natin yung kung legal ba ang magkulong ang barangay chairman or anlupon. So, ang malinaw pong sagot, isang malaking no. Okay, kaya kung kayo ay plano, anong
mga barangay tanod kayo, barangay ka, kagawad, captain, or public. Nako, kung kayo po ay nanghuli, mas safe na dalihin nyo sa police station para safe po kayo. Hindi kayo makakounter-demanda ng illegal detention. Okay po, maraming salamat po. My name is Police ako. Sana nakapulutan po itong konting-konting aral lang po. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube at ini-invite ko po kayong mag-join sa ating PERT para po masagot natin ang mga personal nyong question. Okay, thank you for watching. See you again in my next video.